Marami mga netizen sa comment section nung video natin kay Jovilin, yung kaso ni Jovilin. Yes po. Na kung saan sinabi natin tapos na yung kaso. So kami po'y lumulugar lamang kung saan lugar kami pwedeng pumaisto at saan pwedeng hindi. In this case, ayaw na po nitong si Jobert makipag-usap sa amin. So kung yung relatives po mismo gusto pong tapusin ang kaso, kami pa kaya dito? Sir, sakdungan daw, pinupo po siya. Tapos may nagdidikta daw po sa kanya kung sino yung nagsasabi, kung saan ituturo niya, kung saan yung kalansay, ganon. Yun na lang po, maging fix na lang po tayo. Alam po din naman po na concern kayo sa pamilya, sa naging resulta ng investigation. Pero i-respect din po sana natin yung sa ahensya ng NBI at ng PNP po. Kamusta mga kabangas? Pag-uusapan naman natin ngayon patungkol sa hindi na pagtatalakay ni Senator Rafi Tulfo sa kaso ni Jovilin Galieno. Matapos sinabi ng NBI at PNP Palawan na case closed na ang kasong pagpatay at panggagahasa kay Galieno, maraming netizen ang tumaas ang mga kilay at nagtataka kung bakit hindi na ipinagpatuloy ni Senator Rafi Tulfo sa kanyang sariling investigasyon sa pamamagitan ng kanyang programa ang nasabing kaso. Karamihan sa mga netizen ay nagtataka na baka nabayaran na ito o takot na itong ipagpatuloy dahil alam niya na may malalaking tao ang nasa likod ng pangyayaring iyon. Gusto kasi ng mga netizen na malaman kung sino talaga ang may sala at hindi rin sila naniniwala na si Leobert Dasmariñas ang gumawa nito. May halong pagsisisi at pangiinayang ang naramdaman ng netizens sa ginawang paghinto sa investigasyon ni Senator Tulfo. Samantala, tanggap na ng pamilya Galieno ang lumabas na konklusyon ng mga otoridad na si Dasmariñas umano ang prime suspect, kaya idiniklara na nilang itong case closed. Sinangayunan din ito ng pamilya Galieno at mismong kapatid itong si Jonalyn ang nagsasabi na hindi na kapanipaniwala ang mga inilahad na impormasyon sa pinsan nilang si Dasmariñas dahil sa pabago-bago na ang kanyang pahayag at hindi na rin daw ito nakikipagtulungan sa kanila o makakausap man lang sa panahon ngayon. Matatandaan na nagpositibo ang lie detector test result ni Dasmariñas o hindi nagsasabi ng katotohanan na una nang pinangakuan ni Senator Rafi Tulfo na ibibigay lahat kung anumang klaseng tulong kung pumasa ito sa gagawing lie detector test. Nananatiling suspect si Dasmariñas at ang isa pang pinsan nito na si Valdez Tamon na nagpapagaling pa sa kanyang sugat matapos itong sinaksak di umano ni Dasmariñas na hindi na nagpapakita ngayon. Nanawagan ang pamilya Galieno sa pamamagitan ni Jonalyn sa mga netizen at vloggers na ihinto na ang pagpapakalat ng maling impormasyon upang magkaroon na ng katahimikan ang kanilang pamilya at alang-alang na rin sa kanilang ina. Marami mga netizen sa comment section nung video natin kay Jovilin, yung kaso ni Jovilin. Yes po. Na kung saan sinabi natin tapos na yung kaso as far as we are concerned. Sabi ng mga ilang netizen doon, ba't daw tayo bumibitaw? Sana wag. Ito po yun. Una, ako po ay nangako dito po na kapag lumagpak po si Leobert, aatas na po kami. Ang pangit naman po noon na nagbitaw ho ako ng pangako na kapag bumagsak si Leobert, aatas na kami, hindi na kami tutulong, and then babaliin ko po yung aking pong pangako. Eh parang wala po akong isang salita noon. Pangalawa, si Leobert po mismo na ang ayaw na po mag-cooperate. Gusto po namin siyang tulungan, kahit na gusto man namin siyang tulungan, pero kung siya naman po ay ayaw na magpatulong. Dahil kapag kinukontak po namin siya, sinasabi niya po busy siya at meron po siyang ginagawa sa kanyang trabaho. So paano pa po namin ma-extend yung tulong na narapat? Yung pong gusto niyo mangyari na ipagpatuloy namin yung pag-handle sa case when in fact, yung primary personality dito, si Leobert, ayaw na mag-cooperate sa amin. So kami po'y lumulugar lamang kung saang lugar kami pwedeng pumaisto at saan pwedeng hindi. In this case, ayaw na po nitong si Leobert makipag-usap sa amin. Tinataguan na po kami. Paano po yan? At pangatlo, yung pong relatives po mismo ng biktima, ayaw na pong ng gulo. Gusto na pong malagay sa tahimik. So kung yung relatives po mismo gusto pong tapusin ang kaso, kami pa kaya dito? Sana po yung mga netizens natin umintindi rin. Kailangan po natin dito unang-una yung pong kamag-anak, yung immediate relatives ng victim. Pangalawa, yung pong primary personality sa kaso na sinasabing suspect ba yan o person of interest. Siya po talaga ang dapat kasama namin sa paglutas sa kaso. Dahil marami siyang sinasabi ng mga kung ano-anong statement na siyang nagpalaki sa case na ito. And now, all of a sudden, he doesn't want to talk to us. Paano po yun? Makausap po natin si Jonalyn Galieno, all the way from Puerto. Ma'am Jonalyn, magandang hapon. Sir, magandang hapon po. Ma'am Jonalyn, gusto ko po manggagaling po ito sa inyo. Ano po yung inyong reaksyon base po dito sa mga bagong developments, especially with the NBI coming up with the result, a DNA test, at saka sa polygraph test,
Ano po yung reaction ng family ninyo, kayo po bilang immediate family ng victim na si Ma'am Jovelyn? Sir, nung nalaman po kasi namin na nag-positive po yun, nagkaroon po kami ng conference with Inside po. Then pinaintindi din po nila sa amin ng maayos. Kaya kahit papaano po, nagkaroon na rin po ng peace of mind si Mama at pagtanggap doon sa naging resulta po. Kasi po nung una, yung excuse ni Mama, hindi siya naniniwala sa naging result po ng PNP. Kaya po nagkaroon ng separate investigation tsaka DNA po itong NBI. Pero nung lumabas na nga po yung resulta, mas naging transparent po sila sa amin at mas naunawaan po namin yung mga pangyayari po. Then regarding naman din po doon kay Sir Leo Bert, sa pinsan namin kay Leo Bert po, binigyan na po namin siya na ng chance na explain yung sarili niya, ipaliwanag kung sino ba yung nagdi-dictate sa kanya. And disappointed po kami na makuha yun sa kanya kasi nga po, iba-iba po yung information na binibigay niya. Kaya yun na lang din po yung naging outcome namin, ng family namin, na wala na nga talagang ibang magiging suspect pa, kundi siya na lang po talaga. Kaya kahit papaano po si Mama, tanggap niya na rin po yung naging resulta ng DNA po. Tinatanong po kasi namin siya, yung mga sinasabi niya po, iba-iba na. Parang maano mo talaga na may pagsisinungaling po doon sa sinasabi niya. Sabi nga po namin, bilang pamilya niya, nagawa na po namin yung part niya. Binigyan na po namin siya ng pagkakataon na mag-explain, reach out pa nga po namin yung tool po para po matulungan siya. Ngayon, disappointed po kami makuha yung sagot na dapat makuha namin sa kanya. Kasi wala po siyang maituro kung sino po talaga yung nagdidikta sa kanya sa loob ng kulungan. Yun nga po, ma'am matapos po yung polygraph test, gusto po namin siya makausap pa para kumuha po kami mga karagdagang impormasyon dahil marami pong lumalabas ng mga balibalita, mga salita-salita na sinasabing merong involved pa mga ibang tao, si ganito, si ganon, at tinatakot daw si ganon, si ganito. We wanted to talk to him. Kaso ma'am, nagtatagunan siya at palagi niya sinasabi sa amin, may trabaho daw siya, basis trabaho. So paano pa namin matutukan itong kaso to further investigate kung ano talaga ang tunay na pangyari o ang nangyari sa kasong ito, kung mismong si Leobert ay ayaw na po mag-cooperate sa amin. So maging sa inyo po pala, ayaw na mag-cooperate ni Leobert. Opo sir, tsaka hindi na rin po kami inalaw na makita siya o makasama pa siya sir. Simula po nung, yun na nga po yung nagtataka na rin po kami sa mga statement na ginibitawan niya. Hindi na po kami alaw na makipagkita po sa kanya. Sino pong hindi nag-aalaw na makita po siya? Kami po mismo sir yung nag-distance sa kanya po. Ah, kayo na pong nag-distance sa kanya kasi nakita niyo yung inconsistency sa mga pinagsasabi niya. Po, sir. Ano po yung salita na galing sa kanya na turn off po talaga kayo bukod pa dun sa paiba-ibang statement niya sa inyo? Sir, may lumabas po kasi ngayon na news po na sa family din namin ang galing na yung cellphone nga po mismo ng case ni Jovelyn during na hinahanap siya is nakita po sa kanya. Sige po. Ang tanong namin sa kanya sir, like for example, nasaan ka nung gabi na nawawala si Jovelyn? Sinasabi niya na nasa bahay na daw siya, pero wala naman kung magtisigo, magwitness na nandoon talaga siya nung mga panahon na yon. Tapos nung tinanong din siya ng iba pang tao kung nasaan siya, nung sabi niya pumunta daw siya ng bundok, ganun pa, iba-iba po yung statement niya sir. Tingnan mo na, okay. Tapos, nung kayo pong nagtatanong sa kanyang whereabouts, sa kanyang kinaroonan, meaning at the time nung mawala si Jovelyn, sabi niya sa bahay daw siya. Pero pag ibang tao ang nagtatanong, sabi nasa bundok siya. Opo sir. Tapos meron pa po na, di ba sinabi niya po sir, sa kulungan daw, binugugog siya. Tapos may nagdidikta daw po sa kanya kung sino yung nagsasabi ko, kung saan ituturo niya, kung saan yung kalansay, ganon. Tapos sinasabi namin, sino yung tao na nagdidikta sa'yo noon? Wala rin naman po siyang maituro. At saka isa pang napansin ko, nung may video na kinakausap nga siya ni na Jonalyn, nandun ba kay Jonalyn sa video na binigay niyo, pinasok niyo sa amin na kinakausap ito siya at parang umiiyak siya? Bali yung si Mama lang po tsaka yung nakababata kong kapatid na si Jocelyn, okay. Sir. May mga netizen din kasi ilan doon nakapansin na walang luha yung kanyang pag-iyak doon. Na natatakot siya. Sabi ng ilang netizen observations, walang luha na parang pilit yung reaction niya at yung kanyang emosyon. Jonalyn, kayo po bilang next of kin ni Jovelyn, ano po ang inyong mensahe sa mga netizen na pilit pa rin po kami huwag bumitaw sa kaso at tutukan pa rin ito dahil ayaw pa rin po maniwala sa mga lumabas na report galing ba mismo sa NBI? Ano po ang inyong reaksyon, madam? So para sa akin po, especially po sa mga ibang vlogger po na ginagawa nila yung case ni Jovelyn para pagkita at pagkakitaan na lang, tapos kumakalat sila ng mga fake news, tapos binabash kami na keso daw hindi na namin pinaglalaban yung justice, which is pinaunawa na po sa amin ng NBI na wala na talaga kaming iba pang hinahanap na suspect nandiyan na. Diba sabi niya nga po kung talagang kung si Jovelyn ngayon nakikita niya kami, nasasaktan siya, although na nagpapabulag-bulagan kami sa katotohanan po. Kaya po sa mga netizen po natin dyan na parang magkaroon na din po ng peace of mind, especially sa mama ko po, kasi every time po na nakakarinig siya ng news na hindi nila pinaniniwala na si Jovelyn ay patay na, sinasabi nilang buhay, mas lalo si mamang nabibrainwash po siya agad, kaya nagkakaroon po ng hope sa puso niya. Kaya mas lalo ko po nakikita yung struggle niya doon. Kaya yun na lang po, ipapray na lang natin na yung sa justice, kung ano man po, sino man yung lumabas na result, na suspect ng NBI sa hanggang sa PNP, yun na lang po, maging fix na lang po tayo. Alam ko din naman po na concerned kayo sa pamilya, sa naging resulta ng investigation, pero i-respect din po sana natin yung sa ahensya ng NBI at ng PNP po. Yun yung naging outcome po ng investigation ng NBI at saka ng PNP po, sir. Tsaka pinaliwanag na rin po nila sa amin ng maayos, yun nagkaroon po kami ng conference.
Siyempre sir, yun po, yung ano na lang sana, yung peace, yung kapayapaan na lang po sana. Kaya nga po sabi ko, gusto ko na rin sanang matapos, tumatanggap na lang ng tao para ano po, yun nga yung mga masakit na salita. Siyempre masakit po yan, lalo na sa parents ko, sa magulang ko, sa nanay ko na laging siya po yung nagde-decide eh. Tapos lalo na ngayon, natanggap na po namin yung sa investigation, parang labag po sa kalooban ng ibang tao. Kaya siyempre po masakit din kasi hindi po namin alam kung saan kami lulugar, kung ano pa ba yung ipaglalaban namin. Inalizan na po kasi yung investigation ng mga ahensya po. Ma'am Jonelyn, maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin. At from day one, nandiyan po kayo. Palagi po namin kinakausap. Very open po yung line of communications po ninyo para sa amin. And we really appreciate that. Ito po, gusto kong bitiwan ng salita sa inyo. I'm with your family. Hindi lamang po sa kasong ito, in the future, kung meron po kayong mga gustong ilapit sa amin, kung ano pa man po yun na problema, kailangan po namin kayong tulungan, huwag po kayong makatubili lumapit sa amin. Sir, maraming salamat po. Since day one po na tinulungan nyo kami, gusto ko rin pong i-grab yung opportunity na to para pasalamatan po kayo, yung wanted sa radyo, and also sa reporter po na pinadala nyo dito, kay Ma'am Mary po, maraming salamat po. Hindi lang po kami yung natulungan nyo, and sobrang blessed po kami na makasama namin kayo sa journey ng kaso ng ate kong to. Maraming salamat. With that, thank you so much. Mabuhay po kayo. God bless po, Ma'am Jonelyn. Kung nagustuhan niyo po ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like at i-share para maging updated ang lahat sa mga kaganapan sa ating lipunan.